Naka-heightened alert na ang pulisya at militar sa ilang bahagi ng Mindanao. Pag-iingat ito sa posibleng panggugulo umano ng ilang grupo kasabay ng pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro bukas. Nagdiriwang naman ang maraming Muslim bilang pagtanggap sa Bangsamoro. Pakibalita tayo kay Marlon Palmahil. Dito sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, lumikas ang maraming Muslim ilang taon na ang nakakaraan dahil sa giyera sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang dating takot na nararamdaman nila sa pagbalik sa kani-kanilang probinsya, napalitan ngayon ng pag-asa at tuwa. Bunga ito ng nalalapit na paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na inaasahang magdadala ng inaasam nilang kapayapaan sa Mindanao. Naiyak na ako. Natuwa ko. Natapos na yung gulo. Sana wala nang susulpot pa. Yung bang makikigulo na naman. Bukas na ang makasaysayang paglagda sa kasunduang pangkapayapaan ng gobyerno at MILF. Kabilang sina MILF Chief Negotiator Muhager Iqbal at Government Peace Panel Chief Negotiator Miriam Ferrer sa mga lalagda sa kasunduan. Sasaksihan niya ni Pangulong Ninoy Aquino, MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles. Inaasahan ding dadalo si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Sa pamamagitan ng kasunduan, maitatatag ang parliamentaryong porma ng Bangsamoro government. The call remains stronger, I think, as we reach this stage of our peace process with the MILF, that they want peace. Sasakupin ng Bangsamoro ang mga lugar na nakapaloob sa ARMM. Maidadagdag sa teritoryo ang Marawi City, 6 na bayan ng Salanao del Norte at 5 pang ibang lalawigan. Sa 2016, inaasahang maghahalal na ng kinatawan sa Bangsamoro Assembly ang mga lokal na pamahalaan na nasa loob ng Bangsamoro Territories. Ayon kay Professor Miriam Ferrer, walang inaasahang komplikasyon sa 2016 presidential elections kung positibo ang magiging bunga ng kasunduan. Hindi rin daw mabubuwag ang kasunduan kahit pa magbago na ang administrasyon. Kung talagang nakikita ng tao yung bentahe dito, nangyaring proseso pangkapayapaan, sino man tatakbo sa eleksyon, hindi to tatakbo na platform na i-overturn o baligtarin lahat ng mga napag-usapan. Matapos ang pirmahan bukas, ipapasa sa Kongreso ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Tatalakayin ito ng mga mambabatas at kung maaprubahan, magsasagawa ng plebisito para rito. Kapag nagsimula na ang transition period, mabubuwag na ang ARMM. Suportado naman ni ARMM Governor Mujib Hataman ang kasunduan. Hiniling niya sa mga uupong lider ng Bangsamoro na tutukan ang edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap na lugar. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng mga taga Mindanao sa Bangsamoro, hindi pa rin isinasantabi ng PNP at ng militar ang posibilidad na manggulo ang mga grupong tutol sa kasunduan. Sa Zamboanga City, naka-heightened alert na ang mga otoridad. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.